Magandang umaga! Ang aralin natin sa araw na ito ay tungkol sa ayos ng pangungusap. Mayroon tayong dalawang ayos ng pangungusap. Una ay ang tinatawag nating karaniwang ayos ng pangungusap. Ito yung pangungusap na kung saan nauuna ang panaguri kaysa simuno o paksa ng pangungusap. Halimbawa, masayahin ang mga Pilipino kahit puno ng pagsubok sa buhay. Naglalaro ang mga mag-aaral sa palaruan. Nag-eensayo para sa pagkanta sina Jesse at Jelay. Lahat ng mga sinalungguhitang salita ay ang panaguri sa isang pangungusap. Ang pangalawa ay ang dikaraniwang ayos ng pangungusap. Ito yung pangungusap na kung saan nauuna ang simuno o paksa ng pangungusap kaysa sa panaguri. Halimbawa, ang mga mamamayan ay handa na sa darating na bagyo. Ang sumayaw ng Chacha ay si Jeneline. Ang tatay ni Ben ay isang mekaniko ng sasakyan. Lahat ng mga sinalungguhitang salita ay ang simuno o paksa ng isang pangungusap. Bago tayo magsisimula sa isagawaing ito, kumuha muna ng isang malinis na papel at isulat ang iyong pangalan. At pagkatapos mong sagutan ang gawaing ito, ilagay mo ang iyong papel sa clear book upang maipasa ito sa Biyernes. Narito ang panuto. Basahin ng mabuti ang bawat pangungusap at tukuyin kung nasa anong ayos ito ng pangungusap. Isulat ang titik K kapag karaniwan at DK naman kapag di karaniwan. Isulat naman sa isang mahabang guhit sa ibaba ang kabaliktaran ng ayos ng pangungusap na ibinigay. Halimbawa, sa pagsagot, ang taong bayan ay naghihintay ng bakuna para sa COVID-19. So, ang pangungusap na ito ay di karaniwan. At ang sagot naman sa ibaba ay magiging karaniwan. Halimbawa, naghihintay ng bakuna para sa COVID-19 ang taong bayan. Una, itatayo sa lupaing ito ang bagong paaralan. Pangalawa, ang bawat aksyon ay may katapat na konsekwensya. Pangatlo, binubuo ng malalaki at maliliit na pulo ang bansang Pilipinas. Pangapat, ang pangarap ng Mang Tony ay makatayo ng sariling talyer. Panglima, si Vilma ay nakaipon na ng sapat na pera para sa kanyang bagong negosyo. Pang-anim, nais magbakasyon sa Boracay ang mga bagong dating na turista. Pang-pito, ang mga kumot ay donasyon ng mga mag-aaral para sa mga bata sa ampunan. Pang-walo, pinagtitiwalaan ang taong laging matapat sa kanyang kapwa. Pang-siyam, ang magkapatid ay matiyagang nag-aaral para sa kanilang pagsusulit. At ang panghuli, dapat may disiplina ang mga nagmamaneho na mga pampublikong sasakyan. Hanggang sa muli, salamat sa inyong pakikinig. Paalam!